Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Thank you.
Kalhat at magsaya't tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nabubik ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,
Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tayo muli nagkakatipon sa hapag ng Panginoon upang tanggapin si Kristo, ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan, upang sa Kanya'y maging marapat tayo na tumanggap. Aminin natin ang ating pagiging hindi karapat-dapat, mga kasalanang nagawa, atin ngayong ihingi ng awa't patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon, ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinarangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang bambalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan.
Wagas na pagpuri sa Kanya ay ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa, ikaw sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing, may lakas ang bibig. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao ay nananalig kay Kristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sabagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kung hindi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Atin po nabigyang papuri si Kristo na nagpakasakit ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, palakpakan natin. Pihado po ang lahat, nakaranas na po na magutom, nakaranas na na mauhaw, napakahirap na karanasan na talaga'y kay gagawa ng paraan para ang gutom ay mawala,
para ang uhaw ay matighaw. Hindi tayo tatagal ng ilang araw na ikang'y walang kain, walang inom. Sapagkat isa ito sa pangangailangan ng ating pisikal na katawan para mabuhay. Kaya nga, ibinibigay ng Diyos ang material na pagkain para masustina ang ating buhay dito sa lupa. Dangan nga lamang ng dahilan sa ikang'y takot sa pagkalam ng sikmura, takot na maghirap, ay baka mamaya nakukompromiso ang tama, baka mamaya kumakapit sa patalim, baka mamaya hindi nagiging makatarungan, baka mamaya matagumpay nga, pero hindi naman tapat sa may kapal. Kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo noong nakaraang linggo, magdamag na ng huli ang mga apostol, subalit sila, walang nahuli. Kaya't nung makita nila si Kristong muling nabuhay, bagamat hindi nakilala agad ang sabi ni Kristo, ihulog nyo sa gawing kanan ng bangha. At sumunod nga sila, hindi nila mahila ang lambat sa dami ng huli. Sa makatuwid po, sa ating paggawa, lagi natin na isama ang Panginoong Jesus. Lagi nating iangkla sa Diyos ang ating mga gawain, ang ating paghahanap buhay, ang ating mga trabaho, upang hindi lang po tayo maging matagumpay kung hindi tayo maging tapat, sapagkat tayo po na nakay Kristo lagi nandiyan kung anong makatarungan. Tayo na nakay Kristo, walang lugar ang pagnanakaw. Tayong nakay Kristo, hindi tayo manggagamit ng kapwa-tao. Kaya naman po, may halaga man po ang material na pagkain para sa pisikal na katawan. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Jesus ang hanapin ay hindi yung tinapay na nasisira, bagkos yung tinapay na hindi nasisira, yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang pinatutungkulan ng Panginoong Jesus ay ang kanyang sarili. Kaya muli po, sa Kabanata 6 sa Ebanghelyo ni San Juan, kanya pong pinatutungkulan ng kanyang sarili bilang pagkaing bumaba sa langit, pagkaing nagbibigay buhay, na ito o siya, itanggapin natin, sapagkat ito po ang pakikipagdaupang palad ng Diyos sa atin, ni Kristo Jesus, dito sa lupang ibabaw, sa ating kasalukuyang pamumuhay. Sa daupang palad na yan, siya na suma sa atin, mawawala ng lugar ang kamunduhan, mawawala ng lugar ang kasalanan. Kaya atin pong tingnan kung tayo po'y nagugutom at nauuhaw na pisikal. Tingnan din po natin yung kaluluwa natin na uuhaw at nagugutom din. Kaya po nais ko'y iwan sa ating lahat that Jesus, the bread of life, wants to feed our hungry mind. Na yung ating isip nagsisiyasat sa kung ano ang totoo, yan ang gusto niyang busugin. Busugin ang ating Panginoong Jesucristo. No one has the monopoly of what is true except Jesus. Na kahit ikaw ngay nagpakadalubhas at nuknu ka ng talino, pwedeng wala ka sa katotohanan kasi wala ka kay Kristo. Pero kung tayo'y na kay Kristo, mapapasa ating katotohanan. And let us not think that when we talk about truth, ito yung nasasaklawan lang ng isip. Bagkus po ang pamumuhay sa katotohanan, yun yung buong pagkatao nasa katotohanan, nasa kabutihan. Kaya atin pong tingnan, ano nga ba ang pagkauhaw ng aking kaisipan? Kamulatan ba ng ukol kay Kristo? Yan ang nais niya po na dalhin sa atin. Kamulatan, pagkilala,
Tuwiran po sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa mabuting balita, we come to know God. Yan ang paraan niya to feed our hungry mind. At pwede rin po na ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, ay kumasangkapan ng tao para ipabatid sa atin ang katotohanan, ang kabutihan. Pwede po at lahat tayo pihado nakaranas ng pagtatama at pagtutuwid ng ating mga magulang. They for us are the agents of Jesus para po tayo ay mapunta sa katotohanan at kabutihan. O yung iyong best friend, yun pong kaibigan, kapag ka merong pagtatama, yun ang tunay na kaibigan. Pagka po puro na lang papuri ang binibigay sa iyo, ay ba'y mag-isip-isip ka? Baka inuuto ka lang? Yun naman ang gustong-gusto mo? Puro papuri? Sa huli niyan, uutangan ka lang. Ang tunay na kaibigan, eh yung ikaw, sa iyong kahinaay, itatama. Sa iyong kabulagay, itatama. Sapagkat ang kapwa-tao ay pwedeng instrumento ng Diyos para malaman ng nagugutom na isip ang katotohanan. Pwede rin po sa pangyayari sa ating buhay, yan man po'y masaklap na pangyayari o kaya'y masayang pangyayari, may we always found Jesus' message, mensahe ni Kristo. Ba't ba ako nalugi? Mensahe ni Kristo, kapit pa. Ikaw ay maging wise spender. Pag-isipang mabuti ang way of life. Bakit ba nakagalit ko itong kapamilya ko o itong kapitbahay ko? Pwedeng mensahe ni Kristo ang taas-taas mo kasi, ang yabang mo. Ikaw kasi bulok ang ugali. Pwedeng tayo makaranas ng tagumpay. Maayos ang lahat sa hanap buhay. Mensahe ni Kristo, sobra sa sapat ang meron ka. Tumuwang ka. Tumulong ka sa wala. Kaya unay, si Jesus na pagkaing nagbibigay buhay, gusto'y pakanin ng ating nagugutom na kaisipan. Ikalawa, He also wanted to feed our hungry hearts. Bawat tao po, merong pangangailangan na mahalin. We need to be loved. We search to where we belong. Na lahat po tayo kailangan ng kalinga at pag-ibig. No po? At yan ang kayang ibigay ng Panginoong Diyos. At ang pamilya natin, yan din ang pinagkakaloob na kahit nga daw malimutan ng isang ina ang kanyang anak, nandyan pa rin ang Diyos na sa atin nagmamahal. Kaya naman nauuhaw ba o nagugutom ang ating puso sa pag-ibig? Tayo na pong magnilay. Tayo na po na tumangan sa katotohanan ng mahal tayo ng Diyos. Tignan natin lahat ng anggulo sa ating buhay para sabihin at ipahayag na mahal nga ako ng Diyos. Ang tao kasi, kung anong nasa kanya hindi nakikita, lagi na lang ang hinahanap ay wala. Pero ang totoo, napakarami ang meron. Let us always be thankful to God. Tayo po, lagi na lang negatibo. No po? Ano nga ba ang pananaw ng negatibo? Pag ang negatibo ang sasabihin po, yung isang balumbon ng rosas o yung isang long stem na rosas, ang sasabihin ng taong negatibo, this rose has a lot of thorns. Napakaraming tinik ng rosas na ito. Pero ang isang taong positibo, eh ang makikita ay ang rosas. Napakagandang rosas. Ano nga ba ang kaisipan ng taong negatibo? Yung isang timba, sasabihin, this
pail is half empty. Pero ang taong positibo, this pail is half full. Ang nakikita'y laman, hindi yung wala. Kaya tingnan natin, ano ba ang nakikita natin? Dapat ay yung nasa atin na. Sa totoo po, we already have what we need. The basic needs. Though not necessarily what we want. Marami tayong gusto. Marami tayong hinahangad. Kaya pag ito hindi napas sa atin, uhaw na uhaw ang ating kalooban. Gutom na gutom. Na ang akala natin tayo pinagtaksilan ng Diyos. Hindi mahal ng Diyos. Abay, tingnan natin lahat ng biyaya. Ang totoo'y lahat ay biyaya. Everything is grace. Kaya po sa ikalawa parating pagnilayan, in receiving Jesus, the bread of life, He wanted us to feel that we are loved. Na tayo mahal na mahal niya. Kaya siya'y sumasa sa atin para maranasan natin siya. At tayo'y sumakan niya. Huwag tayo mapaghanap sapagkat marami na ang nasa atin. Mahal tayo ni Kristo. Kaya ba nating ibalik ang pagmamahal na iyan sa Kanya? Samantalang ang ikatlo di kahuli po, kung nangangailangan ng pisikal na katawan, ng material na pagkain at inumin, and so with our soul. Kaya naman si Kristo ang pagkain nagbibigay buhay, He wanted to feed our hungry soul. Ang bawat tao po'y binubuo ng katawan at kaluluwa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may kaluluwa? Pakitingnan mo nga. Father, parang wala. Na hindi ka papayag kapag ka ika'y sinabihang wala kang kaluluwa. Kasing kahulugan yan na ika'y masamang tao. Kasing kahulugan yan na ikaw ay walang ginagawang mabuti. Kaya naman po tingnan natin ating kaluluwa. Nawa kung gumagawa tayo ng paraan to feed our hungry stomach, tayo na po na gumawa rin ng paraan para kumain ng ating kaluluwa. No po, lagi naway pagpunyagian, natanggapin si Kristo sa mabuting balita at sa sakramento ng Eucharistia. Tayo na po na mag-exert ng effort in going here. We are exerting effort. At syempre hindi lang po kapag libre tayo, exerting effort, ito po ay hindi lang kapag tayo walang ginagawa. Kailangan maagaw ng Diyos. Anumang mahalagang ginagawa, Siya ang pinakamahalaga sa lahat. Yung every Sunday na pagsisimba, let us exert effort in feeding our hungry soul. Ang Panginoong Jesus, yan ang gusto, pakanin ng ating nagugutom na kaluluwa. Sabagat kapag patuloy sa pagkakasala at hindi alintana si Kristong tinatanggap, ang mangyayari po, pag mababaw ang kasalanan, nagkakasakit ang kaluluwa, venial sin. Kapag may kabigatan ang kasalanan, isa o higit pa sa 10 utos ng Diyos ay nalabag, mortal sin. Pagka venial sin, nagkakasakit ang kaluluwa at pwedeng dahil sa mabigat na kasalanan, mamatay ang kaluluwa. What then should we do? Go to the sacrament. Go to confession. Pagsisiya talikda ng kasalanan and receive Jesus that feeds our hungry soul. Mga kapatid, dito yung ating pagnilayan. Kung paanong tayo hindi komportable, nababahala kapag ka nagugutom at nauuhaw, ganun din nawa. Kapag ang kaluluwa ay may pagkagutom, tayo naway mabahala at gumawa ng paraan. For Jesus is already offering Himself as the food from heaven.
pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan, minamahal kong mga kapatid, taglayang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang Kanyang anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangailangan, ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga nagpapasalamat dahil sa regalo ng buhay, karawan ni Father Monique Cadiz, Annie Cruz, Michael Mateo, Ariel Gerona, Vice Mayor Jojo Manzano, at sa 30th anibersaryo ng pag-iisang dibdib ni Naolan at Eva Castro, sa natatanging intensyon ni Nanay Edeng Ebanghelista, Hedy Enriquez at pamilya, Balat Sally Ortega at pamilya, Leo at Olive Austria at pamilya, Mary Ann Marcelo at pamilya, Maria Michelle Sison at pamilya, Maritessa Cinto at pamilya, Robby at Noemi de los Santos at pamilya, Viring Feliciano at pamilya, Ricardo Ducut Sr. at pamilya, sa kagalingan ni Marie Piring, Belen Gonzalez, Donato Alvarez, Ruben Castro Sr., Lydia Bermudez, Leonora Gonzalez, at Olan Castro, sa kaluluwa ni Felicissimo, Raul, Rosa, Eusebia, Francisco Sr., Armando, Senon, Eleuterio, Mauro, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio, idalangin natin sila sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Sa katahimikan, sambitin at itaas sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, iba pa nating mga kahilingan, maging mga dalahit alalahanin, ipagkatiwala natin. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Masayang nagsalo.
aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alat at tinapay gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang, nagmulay sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ikalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at sa kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Diyos. Amen, Alleluia. Amen, Amen, Amen. Amen, Alleluia. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagaloban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapay binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng hatid ni Jesus na pag-ibig at kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan po sa kanilang lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos.
ang pagkaing bumaba mula sa langit na nagbibigay ng buhay na walang maliw, mapapalad tayong sa banal na pigingay na anyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dahilan ng lahat ng ito
ay pagkatari ka at tunay na Diyos ko. Tunay na Diyos ko. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 5, Huwebes, sa iganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyo pong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement po, ang lahat po'y inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 5, araw po ng Huwebes, bukas, sa ganap na ika-6 ng gabi. Tayo na pong makiisa, maraming salamat po. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus, alang ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo. Tinanggap natin si Kristo, isiwalat natin siya sa pamagitan ng buhay na makatotohanan, buhay na may pagmamahal at kabutihan. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na
Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Magsipo muna ang lahat at makinig na mabuti. Maaari na lumabas ang mga nakatayo.